Marami na tayong nabasa o narinig na mga kasabihan tungkol sa pagiging malikhain. Ngunit, ito ay ating binabaliwala o minsan lang nating ginawa. Katulad ng, kung ano ang meron tayo, ito ay ating pagyamanin. Ang taong malikhain ay nakakakita ng pagkakataon kung sa iba ito ay kawalan. Ang taong malikhain ay maraming natatapos na gawain na hindi siya napapagod. Paano ba maging isang malikhain o ikaw nga ba ay isang malikhain? Ikaw ba ay biniyayaan ng Diyos ng talento? May kakayahan ka bang lumikha ng mga bagay-bagay? Nagagamit mo ba ito sa tamang paraan? Ang ating talino ay biyaya mula sa Diyos na dapat nating gamitin sa mga kapaki-pakinabang na paraan. Kaakibat sa gawain ginagamitan ng talino ay ang ating pagiging malikhain. Kung angkop at tama ang paggamit ng talino, makatutulong ito hindi lamang para sa iyong sariling kaunlaran, kundi gayon na rin sa kaunlaran ng buong bayan at higit sa lahat ng buong daigdig. Ang pagkamalikhain ay tumutukoy sa talento o kakayahan sa paglikha ng isang bagay. Ang isang malikhaing tao ay nakakalikha ng bagong bagay katulad ng isang produkto, isang kalutasan o solusyon sa problema, isang gawain ng sining, isang akdang buhay at iba pa. Ayon kay Dr. Howard Gardner, isang Amerikanong psikologista o psychologist, ang bawat tao ay maaaring magtaglay ng 8 katalinuhan o intelligence. 3 sa 8 multiple intelligences ay ang talino sa sining na nabibilang sa special visual intelligence. Ang pag-awit at kagaligan sa paggamit ng iba't ibang instrumentong pangmusika na nabibilang sa musical intelligence. Ang pagsayaw at kagaligan sa sports na nabibilang naman sa body kinesthetic. Sa panahon ng iyong kabataan, nasasalamin ang iyong angking talino at pagiging malikhain sa pag-awit, pagsayaw, pagguhit, pag-iisip ng mga bagong solusyon sa problema, at paggawa ng mga bagong produkto. Kaya habang ikaw ay bata pa, ito ay iyong linangin at pagyamanin. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga ito. Special, it is visualizing the world in 3D. Naturalist, understanding living things and reading nature. Musical, it is discerning the sound, their pitch, the tone, rhythm and timbre. Coordinating your mind with your body, it is the bodily kinesthetic. Finding the right words to express what you mean, it is on linguistic. The interpersonal, it is on how to understand yourself, what you feel and what you want. Sensing people's feeling and motives, it is interpersonal. And lastly, the logical mathematical, it is on quantifying things, making hypotheses and proving them. Again, here are the multiple intelligences: the interpersonal or self-smart, the visual special or the picture smart, in music or the music smart, the bodily kinesthetic or the body smart, interpersonal or the people smart, verbal linguistic or the word smart, naturalistic or the nature smart, and logical mathematical or the logic smart. Paano mo nga ba malilinang ang iyong pagiging malikhain? Ipagpatuloy ang pag-alam sa iba't iba mong kakayahan, talento at kagalingan. Ugaliing ibahaging iyong pagkamalikhain sa mga proyektong nakapagpapabuti sa kapwa. Sumali sa mga paligsahang makatutulong upang lalong mahasa ang iyong pagkamalikhain. Maging mapagpakumbaba sa pagtanggap ng mga karangalan o mga papuri ng ibang tao sa samahan. At higit sa lahat, ay maging responsable sa paggamit at pagpapakita ng iyong pagkamalikhain. Marahil may mga bata na nalilito pa sa kung ano ang kanilang talent. Huwag mag-alala dahil malalaman mo rin habang ikaw ay lumalaki. Ang pagiging malikhain ay hindi lamang tumutukoy sa pagkakaroon ng mga natatanging talento. Maaari mo rin itong maipakita sa iba't ibang paraan. Maaari mo rin itong maipakita sa pamamagitan ng pagiging maparaan sa paggawa ng mga gawain tulad ng pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Paglikha ng iba't ibang bagay na may pakinabang
at pagkakaroon ng kakayahang lutasin ang iba't ibang suliranin o problema. O problem solving. Ito ang ilan sa mga kakayahan at talento at kagalingan na maaari mong umpisahan ngayon. Una, malikhaing pagsusulat. Pagsulat ng tula, maikling kwento, sanaysay at iba pa. Pangalawa, sining, pagguhit, pagpipinta, paglililok, fotografiya at iba pa. Pangatlo, pag-awit, pagsusulat ng awitin at pagtugtog ng iba't ibang instrumentong pangmusika at iba pa. Pang-apat, pamumuno sa mga kapwa, kamag-aral. Pang-lima, pagkikilahok sa sports, pagsayaw, pagsali sa teatro o drama at iba pa. Pang-anim, pagluluto, paghahalaman at iba pa. Sabi nga ni Beulah Louise Henry, if necessity is the mother of invention, then resourcefulness is the father. Kung isang tao ay nasa matinding pangangailangan, ay lumalabas ang kanyang pagiging malikain. Nakaka-imbento, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi karaniwan. Minsan, naiisip natin na wala tayong magagawa dahil mahirap lang tayo. Ngunit, ang hindi natin alam na maraming tao at bagay na nakapaligid sa atin na pwede nating malapitan at gamitin para sa ating ikabubuti at ikauunlad. Sabi nga ni Arthur Robert Ashe Jr., an American professional tennis player who won the 3 Grand Slam singles titles, he started to play tennis at 6 years old. He said, "Start where you are. Use what you have. Do what you can." Umpisahan natin kung nasaan man tayo. Gamitin natin kung ano ang meron tayo at gawin natin ang lahat ng ating makakaya. At sa pamamagitan nito ay kusang lalabas ang ating pagiging malikhain. Yun lang po at magandang araw sa ating lahat.